Okay, dahil namimiss nyo na talaga yung story time ko, so tara, alam nyo na kung bakit ganito yung filter. Horror story time muna tayo. Masensya na kayo kung maingay, ang lakas kasi ng ulan dito ngayon. So itong ikukwento ko is, ito yung na-experience ko 2 years ago nung na-confine ako. Nakbo ako sa ER that time dahil sumakit yung tagiliran ko, which is akala nila pumutok daw yung appendix ko. Ang nagdala sa akin that time is ate ni Romeo dahil si Romeo pa uwi pa lang from work. Hindi ko na rin papangalanan tong ospital na to. Ayun, so dinala nga kami dun sa ER. Then kailangan mag-fill up ng mga form. Alam mo yung feeling na may masakit na sayo tapos creepy pa yung ambience ng ospital. Hindi naman yun yung first time ko na nakarating sa ospital. Private hospital yun guys ha. Sa daming beses ko nang na-confine, dun lang ako nakaramdam ng kakaiba. Parang iba yung ambience. Nakakatakot talaga yung dating ng ospital. Sa ER pa lang. Kasi madilim siya. Unlike sa mga dating ospital na na-confinean ko na, is sobrang okay naman, hindi ka matatakot. Matatakot ka lang talaga sa karayom. So ayun, di ini-interview ako, hindi ko na rin maalala kung ano yung mga exact words na tinatanong. Basta sabi ko masakit yung tagiliran ko. So nung kailangan ko nang umakyat sa room, walang available na private room. So first time kong nasama sa ward. Although dalawa lang naman kami doon sa room, pero creepy pa din. Ang creepy kasi sa elevator pa lang, Diyos ko day, namamatay-matay ang ilaw sa loob ng elevator. Alam niyo yung sa mga movie, first time kong nakakita ng ospital na totoo pala yung sa mga movie, nakakatakot talaga yung ambience. So nung nandun na ako sa room, and dumating na rin si Romeo noon, lamig na ako, nag-chills talaga ako. Tapos yung paningin ko noon, yellowish siya na malabo. Basta ang nasa isip ko, sobrang lamig, gusto ko ng kumot. Although nakakumot ako, doble-doble pa. Eh yung ayos kasi nung kama doon, syempre dalawang bed, may malaking space syempre sa pagitan namin. Tapos may space pa dito sa gilid ng bed ko kung saan pwedeng umupo yung mga bantay ko. So after nila ako lagyan ng gamot tsaka yung ilaw na para mainitan ako, naalimpungatan ako ng madaling araw. Tulog si Romeo dito sa gilid ko, yung daddy ko din nandito sa kabilang side ko. Eh yung ayos kasi ng higa ko noon, nakatagilid, nakaganyan. So pagmulat ng mata ko, ang una ko kagad nakita is itong side kung saan nakahiga sa akin si Romeo. Tapos nagulat ako sa bandang likod niya, may batang nakatayo, pero walang muka. Wala siyang mukha pero nakaputi siya na suot. So ako, titingnan ko muna mabuti, baka ano lang yun, reflection lang ng ilaw. Kasi nga meron akong ilaw na nakatutok sa akin para mainitan ako. Pero hindi, bata talaga siya. So tinititigan ko talaga siya mabuti kung totoo o baka nag-hallucinate lang ako dahil sa mga gamot. Ayun nga, habang tinititigan ko siya, sinisigurado ko talaga na wala ba talagang mukha o baka madilim lang sa part na yun. Pero wala talaga akong maaninag na mukha niya. Tapos may katawan naman, may nakatayo ko talagang katawan. Nakaputi yung suot niya, yung parang pang-ospital, pero yung suot niya na yun is hindi yung parang modern na sinusuot na natin pag nako-confine. Akala ko pa nga nung una, nananaginip lang ako kasi diba, alam niyo naman, madalas nangyayari sa akin yung parang binabangungot ako tapos may nakikita ako na nakakatakot. Pero dun kasi, naigalaw ko yung buong katawan ko. Tinignan ko muna unang-una yung pintuan ng kwarto namin. Ang creepy lang kasi yung pintuan ng kwarto namin, salamin lang. So kita mo talaga agad kung may mga dumadaan o wala. Tumingin ako dun sa labas. Wala namang tao, bukas yung ilaw. So in short, na-realize ko na hindi ako nananaginip. Then paglingon ko ulit dun sa may side kung nasan yung batang nakatayo, nawala na siya. Tapos unti-unti ulit ako nilamig nun, tapos inantok. Siguro dahil din dun sa gamot nga na binigay sa akin. Then nung nakatulog na ako, hindi ko pa sure talaga kung tulog na ba ako kasi parang nagpi-play pa rin sa utak ko yung nakita ko. Parang tinatry ko pa rin siyang i-reach out kung tao ba talaga to o multo. Although aware naman ako na creepy talaga yung ospital, so hindi talaga imposibleng multo yun. Tapos bigla na lang ako ulit na alimpungatan. Madaling araw pa rin to, siguro mga nakatulog ako isang oras, ganun. Naalimpungatan ako kasi yung katabi naman namin dun sa ward is biglang natanggal yung swero niya, natanggal yung tube, tapos sumirit yung dugo niya. So naalarma ako, naalarma din kami, nagpatawag kami ng nurse. Hindi yung karayom yung natanggal sa swero niya, yung parang tube lang, parang naipit kasi niya yun dahil tulog na sila nga nun, madaling araw na. So nabaling yung attention namin dun, pero hindi pa rin matanggal sa isip ko yung batang nakita ko. Then nung morning na nga, kailangan ko ulit mag-undergo ng mga tests. So kailangan ko na naman kuha ng dugo, ihi at kung ano-ano pa. Pero buti na lang, nalipat na ako sa private room nun. Akala ko nung nalipat ako sa private room, medyo magiging okay na. Hindi ko naman alam na mas nakakatakot pala dun. Nung sumunod na araw kasi, wala na akong bantay. So nakiusap tong si Romeo sa isa sa mga kaibigan namin na pumunta muna sa ospital kahit malayo yun sa tinitirhan nila para lang bantayan ako. So dumating yung bantay ko ng madaling araw. Naalimpungatan naman ako na dumating yung bantay ko, pero ang akala ko kasi nung time na yun, dalawa yung bantay ko. Kasi may naririnig ako parang may kausap, tapos may naglalakad-lakad. Yung pwesto ko kasi nun guys, nakatagilid ako, nakaharap sa pader. So yung bantay ko, nandito sa likod ko kung saan may mahabang upuan kung saan sila pwedeng matulog. May CR din dun sa private room.
So, kala ko, dalawa yung bantay ko dahil may naririnig ako na parang nag-aayos ng mga damit. Iniisip ko na lang, siguro inaayos yung mga damit ko, pagkain doon. Eh, yung feeling ko pa nun is parang groggy ako na hindi ko malaman. Parang high na high ako dahil sa gamot. Tapos isa pang iniingatan ko kasi kaya hindi ako makalipat-lipat ng pwesto kahit gusto ko. Yung swero ko kasi mabilis matanggal sa ugat ko. Mabilis kasi maputok yung ugat ko kaya konting kibot lang talagang ililipat na naman, panibagong turok na naman. So, nung pinilit ko nang umikot, pag-arap ko, isa lang pala yung bantay. Ikaw, kung gusto mo yung sister la, basta may kasama. Kasama niya yung batang nakita ko sa ospital. Gusto mo? Charot! Tinong nagising na ako, kinausap ko yung bantay ko. Sabi ko, sino yung kasama mo kanina? Kasi baka mamaya ang iisip ko nung pagising ko, baka umalis lang yung kasama niya, pero dalawa talaga sila. Sabi niya, wala, ako lang mag-isa dito. Sabi ko, di nga. Sabi niya, oo nga, kakagising ko lang din kasi pumasok daw yung nurse para i-check ako. Di sabi ko, sino yung naririnig ko kanina? Eh, dinayaan ko na lang kasi baka sa isip-isip ko, baka nag-hallucinate lang talaga ako sa gamot. By the way guys, nakalimutan kong banggitin dun sa part 1. Noong time kasi na nakita ko yung bata dun sa may ward, kinabukasan yung katapat namin, ha? Katapat po namin na ward, which is yun nga, salamin lang yung mga pintuan. Kaya kitang-kita mo rin yung mga ganap sa kabilang room. Namatay po yung isang pasyente doon, matanda. So, nung umaga na yun, diba nabanggit mo naman na kailangan ako ulit kuhanan ng mga test. Isa na doon yung pinakuhanan ako ng wiwi. So, kinailangan ko ngang mag-CR. Tanda-tanda ko ba, paglabas ko ng pintuan ng ward room namin, example, ito yung pinto. Dito yung CR. Katapat na katapat ng pintuan namin is pintuan din ng kabilang ward room. Nandun yung pamilya nung matanda na nung time na yun is nire-revive. Nakita namin yun, although may mga nakaharang na tela, pero hindi mo naman maiwasang hindi marinig. Tapos nag-iiyakan yung pamilya. Tapos mayroon dalawang bata doon. I'm not sure kung bata kasi kasing height ko lang, ang liit ko eh. Yun nga, nagkukwentuhan sila na sabi nyo, kagabi nga yung bata dito sa kabila eh. Buti pinayagan. Sabing ganun. So ako, chismosa, nakikinig. Hindi kaya yung batang tinutukoy nila is yung batang nakita ko din. Hindi ko alam kung paano ko magre-react. Hindi ko to nabanggit dun sa unang video kasi gusto ko sanang paikliin lang. Kaya naka 3 minutes ako ngayon every video. Ayoko na kasing humaba pa talaga. Dahil syempre may mga iba rin akong content na gusto kong ma-share din sa inyo. So yun na nga, balik na nga tayo nung nandun ako sa may private room. Gabi na naman. At kada gabi, binibigyan nila ako ng pain reliever na may kasamang pampatulog. Kasi sa gabi, umaatake yung tiyan ko. Hindi ko talaga malaman bakit anong meron. Sabi nila, punong-puno daw ng gas yung tiyan ko. So kailangan kong dumumi at umuto. Although, ginagawa ko naman, pero hindi ko talaga alam ang sakit-sakit ng tiyan ko sa gabi. Nahirapan na rin akong kumain. At eto na, nagising na naman ako ng madaling araw. Hindi ko talaga alam bakit tuwing madaling araw ako nagigising. Nareklamo ko pa nga sa mga nurse yun, kaya sabi ko bakit parang sablay yung binibigay niyo yung pampatulog sa akin kasi nagigising talaga ako ng alas 3 ng madaling araw. Sabi na lang nila baka daw feeling ko lang nagising ako. Eh pero alam ko sa sarili ko nagigising ako. So yun nga, may one time nga na nagising ako ng madaling araw, tulog na yung bantay ko. Tulog na rin si Romeo noon. Pag kasi biglaan akong nagigising ng mga ganong oras, syempre alam mo naman pag madaling araw na, 'di ba? Hindi ko kagad binumulat yung mata ko dahil nga natakot ako dun sa nakita kong bata dun sa ward room. So nakikiramdam lang ako. And then narinig kong bumukas yung pinto tapos nakarinig ako ng footsteps na papalapit sa akin. So naisip ko baka yung nurse yun, i-check ulit yung swero ko. So ang tagal-tagal niya na, nagtataka ako bakit parang hindi naman lumalabas ang room. Tapos